Kumusta mga ka-Atletico? Panalo agad ang ating mga kababayan sa unang laban sa 2025 FIBA Asia Cup Qualifiers kontra sa Hong Kong. Solid pa rin ang lineup ng Gilas Pilipinas, lalo pat nagbalik na ang naturalized player na si Justin Noy P. Brownlee na tila walang kalawang dahil siya lang naman ang top scorer sa buong laro na naglista ng 16 points. Isama mo pa ang tigpitong rebounds at assists na may sahog na tatlong steals. Tinampakan ng Gilas ang Hong Kong 94-64 na expected naman talaga ng karamihan ng mga fans dahil hindi rin naman kilala masyado ang Hong Kong na basketball country. Pero slow start ang naging simula ng Gilas. Sa pagtatapos nga ng first half ay 4 points lang ang lamang nahawak ng ating national team, 41-37. Kaya naman kahit si Gilas head coach Tim Cone ay tila hindi rin satisfied sa bungad ng ating national team. Alam din kasi ni Cone na kapag malalakas na ang nakatapat ng Gilas ay hindi pa pwede na magkaroon ng dip sa laro ng koponan dahil pagdating sa international tournaments, medyo mahirap nang makabawi kapag natambakan ka ng maaga. We didn't play as well as we hoped. The first half was certainly shaky. Just first game jitters, I hope, sad ni Cone. Buti na lang, pagsapit ng third quarter ay nagsimula nang pumotok ang mga scorers ng Gilas. Nandyan sina Brownlee, Dwight Ramos at Jamie Malonzo para tuluyang putulin ang tsansa ng Hong Kong sa kanilang 30-9 blitz pasok ng final kanto. The third quarter was more on what we expected. We were able to create offense off our defense. And then our crowd took over and gave us momentum. Wika ni Cone. Sa kabuuan, positive pa rin naman ang kinalabasan sa Gilas hindi lang dahil sa panalo, kundi pati na rin sa kumpiyansa na nakuha ng kanilang mga young players tulad ni Kai Soto at Kevin Kiambao. Si Kai ay nilaro marahil ang kanyang best game suot ang Gilas men's jersey matapos siyang maglista ng double-double figures na may 13 points at 15 rebounds. Habang si Kiambao naman ay may efficient na 7 out of 12 shooting percentage para tumapos na may 15 points. Hiling ni Cone, sana ay maging mas maganda pa ang takbo ng Philippine national team sa hinaharap. The win was a baby step for us. We hope to be much better in the future, saad ng winningest coach sa PBA. Speaking of future, mukhang nalalapit na rin ang pagbabalik sa competitive play ng isa sa mga future stars ng Gilas na si Renz Abando. Nag-post kasi siya sa kanyang social media account na nagsushooting at dribbling training na siya. Mayroon pa siyang caption na, "Slowly coming back." Alam naman natin na matindi rin ang naging injury ni Abando nang siya'y magkaroon ng spinal fractures nang matumba siya dahil sa tulak ng Goyang import na si Chinano Onwuaku. Sa isang interview nga noong January ay sinabi ni Abando na baka sa end of February ay makabalik na siya sa paglalaro. Magandang development ito para sa Gilas pag nagkataon lalo't isa si Abando sa nag-shine talaga noong 2023 FIBA World Cup. Sa ngayon, ang ibang Gilas stars muna ang mapapanood natin dahil may natitira pa silang laban sa first window kontra Chinese Taipei. Nagaganapin sa PhilSports Arena sa Pasig City sa linggo, February 25, 7:30 p.m. Sama-sama nating panoorin at suportahan ang Gilas sa mga ka-Atletico.